Hi guys! Maligayang pagbabalik muli sa aking channel, lalong-lalo na po sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia na nanonood sa akin ngayon. Si Ray po ulit, nagbabalik na naman para sa panibagong update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. Bali, ang gagawin ko, isishare ko lang yung mga information na nakalap or nabasa ko sa mga lehitimong sources. Pero bago ko umpisahan, kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe at i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. Bago natin puntahan yung pinaka-highlight ng video na to, ang regarding sa update ng COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, atin mo nang alamin ang latest na update ng COVID-19 sa buong mundo. So ayon sa inilabas na impormasyon ng World Meters Info, as of October 4, 2020, ang coronavirus cases na ngayon sa buong mundo ay meron na ngayong 35,191,569 at yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa buong mundo ngayon ay meron ng 1,038,898 at yung bilang na ngayon ng mga recoveries or gumaling na sa sakit na COVID-19 sa buong mundo ay meron na ngayong 26,174,612 at yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa buong mundo ay meron pa ngayong 7,978,059. So yun yung latest na update ayon yan sa World Meters Info as of October 4, 2020, 4 PM oras yun dito sa Saudi Arabia. Ngayon naman, atin namang alamin ang mga bansa na may pinakamadaming COVID-19 na case as of October 4, 2020. So ang bansa na nangunguna na may pinakamadaming COVID-19 na case ay nangunguna pa rin yung bansang USA na meron na mahigit 7,601,000 na case. Pangalawa yung India na meron na mahigit 6,553,000 na case. Pangatlo yung Brazil na meron mahigit 4,906,000 na case. Pang-apat yung Russia na meron na ngayong mahigit 1,215,000 na case. Pang-lima yung Colombia na meron na mahigit 848,000 na case. Pang-anim yung Peru na meron mahigit 824,000 na case. Pang-pito yung Spain na meron mahigit 810,000 na case. Pang-walo yung Argentina na meron na ngayong mahigit 790,000 na case. Pang-siyam yung Mexico na meron mahigit 757,000 na case. Pang-sampu yung South Africa na meron na ngayong mahigit 679,000 na case. So yun yung mga 10 bansa na may pinakamadaming COVID-19 na case as of October 4, 2020. Ngayon naman, atin namang alamin ang latest na update ng COVID-19 sa Pilipinas. So ayon sa data ng Department of Health or DOH Philippines, ang kabuuang bilang na ngayon ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 322,497 matapos siyang madagdagan ng 3,190 na positibong case na naitala ngayong araw na to. At yung mga nangungunang city o province sa bagong case na naitala ngayong araw na to ay nangunguna pa rin yung NCR na merong 1,279, Rizal 212, Laguna 147, Cavite 146, Bulacan 122, at yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron pa ngayong 43,642, at yung bilang na ngayon ng mga recoveries or gumaling na sa sakit na COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 273,079 matapos siyang madagdagan ng 18,065 na reported recovery ngayong araw na to. At yung kabuuang bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 5,776 matapos siyang madagdagan ng 100 na reported death ngayong araw na to. So ganun pa rin sa Pilipinas, padami ng padami pa din kada araw, kaya magdobli ingat pa rin tayo yung mga nasa Pilipinas. Ngayon naman, atin ang puntahan yung pinaka-highlight ng video na to ang regarding sa update
update ng COVID-19 cases na kung saan man ako ngayon dito sa Saudi Arabia. So ayon sa Ministry of Health or sa dashboard ng Ministry of Health Saudi Arabia, ang kabuuang bilang na ngayon ng mga kaso ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 336,387, matapos siyang madagdagan ng bagong case na naitala ngayong araw na to na bahagyang bumaba na naman na merong 390, at yung Saudi Arabia pang number 17 pa rin sa buong mundo na may pinakamadaming COVID-19 na case ayon yan sa World Meters Info. At yung kabuuang bilang na ngayon ng mga recoveries or gumaling na sa sakit na COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 321,485, matapos siyang madagdagan ng 511 na bagong recovery na naitala ngayong araw na to. At yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron pa ngayong 10,027, at yung kabuuang bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 4,875, matapos siyang madagdagan ng 25 na bagong death na naitala ngayong araw na to. Ngayon naman, atin namang alamin ang mga breakdown ng mga cities or region dito sa Saudi Arabia doon sa bagong case na naitala ngayong araw na to na 390. So ang city or region na nangunguna na may pinakamadaming bagong case sa loob lang ng 24 hours ay nangunguna pa rin yung Medina na merong 48 na bagong case, Makkah 48, Riyadh 29, Yanbu 25, Hafuf 24, Hail 21, Khamis Mashait 11, Dammam 11, Jeddah 11, Jazan 10, Al-Mubarak 7, Taif 7, Al-Kafji 7, Belzamar 6, at the rest, yun yung ibang mga cities or region dito sa Saudi Arabia nakasali doon sa breakdown sa bagong case na naitala ngayong araw na to na 390. So dito sa Saudi Arabia, good news kabayan, kasi ngayong araw na to higit 300 na lamang ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa Saudi Arabia, at yung bagong recovery tuloy pa rin na mas madami kada araw kaysa sa bagong case. Pero kahit ganun pa man, tuloy-tuloy pa din ngayon yung aksyon na ginagawa ng Saudi government at ng Ministry of Health. Tuloy-tuloy pa rin yung massive testing na ginagawa nila sa bawat region dito sa Saudi Arabia. May mga health or preventive measures regarding sa COVID-19 pa rin ipinapatupad ngayon, lalo na pag nasa labas or nasa public yung mga tao na dapat sundin. At para sa mga OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia na may iba't iba pa kayong katanungan regarding sa COVID-19 cases ngayon, maaari nyo lamang bisitahin yung official website ng Ministry of Health, pati na rin yung iba't iba nilang social media accounts, at maaari din kayong tumawag sa Ministry of Health hotline na 937. So yun lang for today yung latest at mabilisan na update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. Everyday ganun pa rin, padami ng padami pa din yung COVID-19 na case, kaya patuloy ko pa din ipapaalala sa inyo, lalong lalo na sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia, na magdobli ingat pa rin tayo, gawin pa rin natin yung mga paraan kung paano natin maprotektahan ang ating mga sarili laban sa COVID-19, gaya ng pag-practice pa din natin ng social distancing, at yung ugaliin pa rin natin laging maghugas ng kamay gamit ang sabon na tubig, kasi isa yun sa pinaka-effective na way o paraan para labanan natin si COVID-19, kasi recommended siya ni World Health Organization. Patuloy pa din natin palakasin ang ating mga resistensya, at ugaliin naman natin laging magsuot ng face mask pag nasa labas tayo or nasa public. At kung maaari, ugaliin din natin laging magbitbit ng hand sanitizer or alcohol, at umiwas muna tayo sa mga maraming tao or sa mga gatherings. So dito ko natatapusin tong video na to. So sana tong video na to nakatulong siya sa inyo. Kaya kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at nagustuhan mo tong video na to, huwag mo kalimutang mag-like or mag-share. At kung hindi ka pa rin nakapag-subscribe hanggang ngayon, please don't forget to subscribe. At i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. So that's it for now guys. Thank you for watching. See you on my next video or update. Bye!